Paglatog ng Buhay, Karugtong, Mga Sisiwit, Kabanata 101. Kumalukip-kip si Alex sa likod at iniangat ang ulo habang nakatitig sa pinsan. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng malalim. Noon, ang mga taong ito ay lubhang magalang sa kanya. Tinawag pa nila siyang kuya. Gayunpaman, sa mga kamakailang kaganapan, ang clingy na pinsan na ito ay ganap na naiinis at iniinsulto siya. Parang gusto niya itong durugan sa ilalim ng kanyang mga paa. Well, since trash naman ang trato mo sa akin, bakit ako panghahawakan sa past relationships natin? Mahinahon niyang sinabi, paralisado na ang matandang iyon. Well, mabilis iyon. Iyon yata ang tinatawag nating karma. Galit na galit si Carol. Ano ang sinabi mo? How dare you speak of Lolo ng ganyan? Tao ka ba o peste lang? Dahil peste ang tatay mo, sa tingin ko isa ka rin. Biglang nagtaas ng braso si Alex at hinampas si Carol sa mukha niya. Nagsimula itong mamaga dahil sa impact. Malamig ang ekspresyon ni Alex at ang kanyang mga mata ay kasing talas ng punyal. Noong Shamkat, nasunog ang iyong bahay. Lalong lumakas ang apoy, pati mga magulang mo ay iniwan ka doon. Sabihin mo sa akin, sino ang nagbuwis ng buhay para iligtas ka? Ang peste na nabanggit mo lang. Hindi na mahalaga kung ang aking ama ay hindi na frame. Wala kang karapatang insultuhan siya ng ganyan. Muling nag-iba ang ekspresyon ni Carol. Napuno siya ng hiya at poot. Alam ni Alex na sayang ang oras para makipag-usap sa mga ganoong tao. Tandaan ninyo ito kayong lahat. Hindi ako papayag na may mang insulto sa aking ama, si William Rockefeller. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit kung gagawin mo. Tumingon siya at nagpas siyang huwag na silang tignan habang naglalakad siya papasok sa manor ng Rockefeller. Pero pinigilan siya ng dalawang security guard. Sinabi ng padre de pamilya na wala kang pahintulot para makapasok. Magwala ka, sabi ng isang lalaki. Nakilala siya ni Alex. Ang taong ito ay si Fred. Nagtatrabaho siya noon sama ni Alex. Noon siya ay lubos na gumagalang kay Alex at tinutukoy siya bilang kanyang amo. Para bang siya ay walang iba kundi ang lapdog ni William. Gayunpaman, ang lapdog na ito ay naglakas loob na sabihin sa kanya na mawala. Sinasabi mo bang mawala ako? Diretso ang tingin ni Alex sa mga mata ni Fred. Nagmamadaling lumapit sa kanila si Carol at ang iba pa. Tila nagtitimpi siya kay Alex dahil sa sampal na natanggap niya kanina. Hindi niya lang napigilan ang frustration niya. Ngayong narito ang mga security guard para tumulong, wala siyang kinatatakutan. Oo, paano kung sabihin namin sa iyo na mawala ka? Sino ka sa tingin mo? Sa palagay mo ba ikaw pa rin ang batang Panginoon ng Rockefellers? Isa ka lamang daga sa kalye, isang talunan, isang taong nabubuhay sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa iyong asawa. Hindi ka man lang makapasok. How dare you slap me? Fred, ipin mo siya. Gusto kong lumuhad siya sa harapan ko at dinilaan ang sapatos ko ng malinis. Sisiwit. Si Fred ay tila nasa sabik at mayabang. Oo, Lady Carol. Sumenyas siya sa katabi niya at kinasuhan ng dalawa si Alex. Nakahalukip ka pa rin ang mga braso sa likod, itinaas ni Alex ang kanyang paa at sinipa ng malakas sa bituka ang mga gwardya. Lumipad pabalik ang dalawa na parang bomba. Ang isa sa mga gwardya ay nahulog sa pond sa malapit habang ang isa naman ay tumama sa isang puno. Hindi man lang sila makabangon sa kanilang mga tuhod. Nagulat si Carol at ang iba pa at napaatras ng ilang hakbang nang makita niya ang marahas na bahagi ni Alex. Medyo bata pa sina Natalie at Elijah, isa ay nasa senior high habang ang isa ay nasa junior high. Kaya naman, hinding-hindi sila tinutukan ni Alex. Gusto akong makita ni John. Sabi niya habang naglalakad papasok ng mansyon. Walang nang-ahas na hamarang sa kanyang daan sa pagkakataong ito. Ang Rockefeller Manor ay medyo malaki na sumasakop sa mga ektarya at ektarya ng lupa. Ang interior ay pinalamutian ng maganda. Mayroong kahit isang maliit na tulay na dumadaan sa isang maliit na lawa. Dati itong tahanan ng isang sikat na ministro sa mga aklat ng kasaysayan kung tutusin. Sisiwit.
Malabo pa ring natatandaan ni Alex na binili nila ang property na ito noong 8 taong gulang pa lamang siya. Ang kanyang ama, si William, ay naglalakad sa manor habang hawak ang kanyang kamay. Pumiti siya at nagtanong, gusto mo ba ang lugar na ito? Noon, itinuro ni Alex ang lawa at nagtanong, maaari ba tayong magtabi ng mga gintong isda dito? Tumanggo si William at ipinahayag ni Alex kung gaano niya kagusto ang manor. At iyan ay kung paano naging Rockefeller Manor ang ari-arian na ito. Kabanata 102. Ang matingkad ng ngiti ng kanyang ama ay nakaukit sa kanyang utak na para bang siya mismo ang kasama niya. Nadurod siyang puso ni Alex nang maalala ang kanyang ngiti. Tay, ikaw ang pumili at bumili ng lugar na ito. Dito ka nakatira. Pawiin ka ng anak mo, bulong ni Alex sa sarili. Si Wheat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at napalunok ng kanyang mga iniisip. Alas 5 na ng gabi nang bumalik si John sa mansyon mula sa ospital, nakaramdam ng uhaw sa dugo. Sinisi niya sina Alex at Brittany sa estadong kinaroroonan ng kanyang anak at ama. Gusto niyang ilabas ang kanyang galit at pahirapan ang dalawang B**T. Pero pagdating niya sa entrance, nakita niya ang mga guard. Nang ibuka ni Fred ang kanyang bibig, itinulak siya ni John sa isang tabi at malamig na nagtanong, nandito ba ang peste na si Alex? Hindi nang ahas si Fred na suwayan siya at sinabing, narito siya. Very good, sabi ni John habang nagmamadaling pumasok sa mansyon. Marami na siyang naisip na paraan para pahirapan ang mag-ina. Gayunpaman, walang tao sa paligid kahit si Brock nang pumasok siya sa manor. Naroon lamang si Alex na nagpapahinga sa upuan ng Grandmaster, umiinom ng tsaa. Doon karaniwang nakaupo si Bill, ang ulo ng pamilya. Lalong nagalit si John. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na maupo dyan? Sino ang nagsilbi sa iyo ng tsaa? Pumangon ka sa pagkakataong ito. Tinapunan siya ni Alex ng masamang tingin at ininom ang tea na inihanda niya. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, narinig ko na hinahanap mo ako. Ang kalmado ni Alex ay ginawa ni John na gusto siyang bugbugin doon at pagkatapos. Gayunpaman, alam niyang may nangyari. Sumigaw siya, Brock, Brock. Labas. Nasaan ka? Dahil namatay na si Brock, imposibleng naroroon siya sa silid. Gayunpaman, ang kanyang malalakas na sigaw ay nakakuha ng atensyon ng iba sa mansyon. Nasa sala na ang mga guard, maid, Carol, Natalie at ang iba pa kasunod sina Noah at Paige. Nakapalibot kay Alex ang mga pamilyar na mukha. Naroon din ang isang medyo magandang babae na naka-uniforme. Siya ay may hubog na figure na medyo mahaba ang mga binti. Kilala ni Alex ang taong ito. Dati siyang sekretarya ni William, si Pepper Kimmich. Ngayong pumasa na si William, siya na lang ang naging sekretarya ni John. Noon, tinawag siya ni Alex na Sister Pepper. Habang nakatingin sa kanya, may napagtanto si Alex na kakaiba, ang babaeng ito ay isang mandirigma na may malaking panloob na lakas. Kahit papaano, alam lang ni Alex na ang aksidente ng kanyang magulang ay higit pa sa isang aksidente lamang. Siguradong may madilim na sikreto sa likod nito. Si Carol ay anak ni Noah. Kasama ang kanyang mga magulang dito, nagsimula siyang magreklamo tungkol kay Alex at gumawa ng mga maling akusasyon. Ang ina ni Carol, si Mariah Hamilton ay labis na nagalit. Sinimulan niyang ituro at insultuhan si Alex ng malupit at nakakahiya. Nagsimula pa siyang magmura tungkol kina William at Brittany. Biglang tumayo si Alex at hinawakan si Mariah sa buhok at sinampal ng maraming beses. Ang kanyang mukha ay naging kasing namamaga ng isang napakataba na baboy. Nabigla siya at hindi na makapagsalita pa. Si Wheat. Mas magagalit siya kung isang beses lang siya masampal. Ngunit sa 6 na sampal, natigilan siya. Karapat dapat kang sampalan dahil sa pang-iinsulto sa mga magulang ko. Kung maglakas loob kang itakbo muli ang iyong bibig, babalihin ko ang iyong mga paa. Inihagis ni Alex si Mariah sa gilid at tumayo ng tuwid habang nasa likod ang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay napakalamig, nagpapadala ng panginginig sa gulugod ng lahat. Takot na takot si Carol pero galit na galit. Ikaw, mangangahas ka ba? Bakit hindi ako maglakas loob? Malamig at matalim na tugon ni Alex. Naglakas loob kayong mga Rockefeller na pumasok sa aking bahay at ibagsak ang aking ina at kinidnap kami. Kaya sabihin mo sa akin, bakit hindi ako maglakas loob na makipaglaban sa iyo?
John Rockefeller, sabihin mo sa akin. Ikaw ba ang nasa likod ng aksidente ng magulang ko? Kabanata 103. Ano? Sa likod ng kanilang aksidente. Si Alex ay nagdulot ng kaguluhan sa mga Rockefeller sa isang tanong na iyon. Tumingon ang lahat kay John, naghihintay ng sagot. Paging si Noah ay napatingin sa kanyang direksyon. Natigilan si John at mas nagalit. Basagsiwit asterisk E. Bakit ako ang nasa likod ng aksidenteng iyon? May hinala ka ba na ako ang pumatay sa tatay mo? Sa tingin mo ba papatayin ko ang sarili kong kapatid? Kanino mo ako kinukuha? Ang iyong ama, si William, ay nagtaksil sa ating bansa at sinubok ang tumakbo para dito. Siya ang hindi pinansin ang daan at nagpanik. Nabangga niya ang ilang driver at naaksidente siya. Siya ang naging sanhi ng kanyang sariling kamatayan. Ano ang kinalaman nito sa akin? At saka, ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng aming mga Rockefeller na magtiis ng kahihiyan at kahihiyan. Tawanan na kami ngayon dahil sa kanya. Hindi man lang natin kayang ipagpatuloy ang ating buhay ng payapa sa California dahil ang iyong ama at ina na si Brittany ay kinailangan lamang na sumuko sa kanilang kasakiman. Nang marinig ang mga salita ni John, nagsimulang sisihin at akusahan din sila ng mga Rockefeller. Tama iyan. Ang iyong ama ay ang pagkabigo ng pamilya. Pinagtatawanan ako sa paaralan dahil sa pagkakaroon ko ng kamag-anak na nagtaksil sa ating bansa. Sinasabi nila na ang ating kayamanan ay nagmula sa pagbebenta ng impormasyon tungkol sa ating bansa. Ako ay napahiya. Ang lakas ng loob mong akusahan si Tio John sa kanilang mga kaiyahiyang aksyon. Ikaw ang pinakamasama. Inilipat ng lahat ang kanilang galit patungo at ganap na sinisisi si Alex. Sisiwit. Napangiti si Alex sa sarili. Kung hindi dahil sa kanyang mga magulang, paano na ang Rockefellers kung nasaan sila ngayon? Paano magiging matagumpay ang Rockefeller Group gaya nila ngayon? Paano sila mabubuhay sa ganoong kalaking manor? Kung hindi dahil sa kanyang mga magulang, ang mga taong ito ay magsasaka pa rin sa kanayunan, sinusubukan na umani ng mga benepisyo sa lahat ng paraan tulad ng mga sakam na bastos. Ngunit wala sa mood si Alex na makipagtalo. Tinitigan niya si John at sinabing, alam mo kung sino ang nagtaksil sa ating bansa. Mas mabuting magsalita ka ng totoo kung sinabi mong aksidente lang ang pagbangga ng sasakyan. Kung malalaman ko na ikaw ang nasa likod nito kung gayon. Itinaas ni Alex ang kamay at hinampas sa mesa. Ang matibay na mesa ng Rosewood ay nagkapira-piraso. Natigilan ang lahat. Walang naglakas loob na magsalita. Sinabi ni Alex sa mahinahong tono, magugustuhan mo ang mesa na ito. Nanlaki ang mga mata ni John nang may nabuong goosebumps sa braso niya. Bagamat nag-araw pa rin sa mga oras na ito ng taon, biglang nanlamig ang kanyang katawan. Nawala ang kulay sa mukha ni Carol at nanghina ang kanyang mga binti. Gusto niyang tawagan ang ilang kaibigan at lampasan si Alex para lang bugbugin siya. Gayunpaman, pagkatapos na masaksihan ito, siya ay natakot sa kanyang kaibuturan. Kung tatawagan niya ang mga kaibigang iyon, magiging mincemeat lang sila. Ang mga mata ni Pepper ay kumikinang. Mahirap sabihin kung ano ang iniisip niya. Walang pakialam si Alex kung ano ang reaksyon ng Rockefellers at naglakad patungo sa exit. Saktong nakahinga sila ng maluwag, lumingon si Alex at muli silang nag-igting. Pinili ng tatay ko ang manor na ito para sa akin. Ang Rockefeller Group ay halos akin din. John Rockefeller, bibigyan kita ng 2 buwang oras para ibalik ang ninakaw mo, bawat sentimo nito. Ang iyong deadline ay 5 Oktubre sa anibersaryo ng aking ama. Hindi kita papabayaan ng madali kung hindi ka makapaghatid. Tumalikod si Alex na nakahalukip-kip muli sa likod at naglakad palabas ng manor. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa mga Rockefeller. Sino siya sa tingin niya? Sino lang siya sa tingin niya? How dare he talk to me in such tone? Galit na galit si John, sinimulan niyang basagin ang anumang bagay na maaari niyang makuha. Tinurog pa niya ang ilang mamahaling antigo. Nagalit din ang ibang Rockefeller. Matapos mamatay si William, ang Rockefeller Group ay nahati sa mga direktang inapo ng pamilyang Rockefeller. Ang bawat isa ay may pantay na bahagi ng mga benepisyo at pagkalugi ng kumpanya. Kung susundin nila ang mga utos ni Alex at ibabalik ang Rockefeller Group sa kanya, magdurusa sila ng malaking kawalan.
Sino ang handang gawin ito? Tito, anong gagawin natin ngayon? Gusto niyang bumalik ang Rockefeller Group at ang Manor, hinding-hindi ako sasang-ayon dito. Ang lahat ng mga Rockefeller ay nagsimulang magbigay ng kanilang mga opinyon sa bagay na ito. Kabanata 104. Pumuso si John. Huwag kang mag-alala. Ang Rockefeller Group at ang Manor na ito ay pag-aari ng aming pamilyang Rockefeller. Dahil patay na si William, walang paraan na maibabalik ni Alex ang lahat. Kaya niyang mangarap. Wala akong ibibigay sa kanya kahit isang sentimo. Pero parang mas naging powerful siya. Sinanay ba niya ang sarili niya noong panahong nawala siya? Tignan mo sa table. Fighters lang daw ang makakagawa niyan, sagot ni Carol. Bilang bahagi ng mataas na lipunan ng California, makatwirang malaman ni Carol ang pagkakaroon ng gayong mga tao, mga mandirigma. So what if isa siya? Anong dekada siya nakatira? Kahit gaano pa siya kalakas sa pakikipaglaban, mahina pa rin siya at walang paraan na makaiwas siya sa isang aktwal na bala, single ni John. Pinandilatan niya si Pepper Kimmich at naisip dalawang buwan. Emph, sa loob ng dalawang buwang ito ay ipapadala ko kayong dalawa ng mura mong ina sa kailaliman ng impyerno. Agad na gumaan ang pakiramdam niya nang maging malinaw ang kanyang isip. Gayunpaman, bigla niyang naisip ang tungkol kay Brock na kanyang ipinadala ay hindi pa nakikita. Agad na tinawagan ni John si Brock ngunit hindi ito sinagot. Pagtingin sa basag na mesa, masama ang kutob ni John dito. Nagmamaneho papunta sa Maple Villa, tumunog ang cellphone ni Alex. Ito ay isang tawag mula kay Dorothy. Nasaan ka na ngayon? Gusto ni Dorothy ng kasagutan sa maraming tanong sa kanyang isipan nang mapagtonto niyang hindi na niya lubusang maintindihan si Alex. Casual na sinabi ni Alex, wala kahit saan, nasa bahay ako. Sabi ni Dorothy, maghapunan tayo mamayang gabi, bahala na. Well, nag-iisip sandali si Alex at sinabing, oo naman. May late na ako dahil kailangan kong maghanda ng gamot ni Mama. Napagkasunduan nilang magkita sa isang Italian restaurant sa alas 7. Nagmamadaling umuwi si Alex. Sa isang sulyap, ang bangkay ni Brock ay nalinis at ang mga mansya ng dugo sa lupa ay nalinis na. Naroon din si Charles Carter at ang kanyang pamilya kasama sina Brittany at Walt's floor. Ang batang babae na si Zoe ay nagpapakita ng kanyang mga galaw sa pagsasayaw na itinuro ng kanyang guro sa kindergarten sa harap nila. Nang makita niya si Alex, tumakbo siya at niyakap ang binti nito at mahinang sinabi, Tito, nandito ka na sa wakas. Tingnan mo kung ano ang nakuha ko sa iyo. Isang pakpak ng manok mula sa KFC. Masarap talaga pero kuripot si nanay at hindi na ako pinapakain. Ang sabi niya ay makakadalawa lang ako kada linggo. Kaya kinain ko ang isa at initabi ko ang isa para kay Uncle. Si Siwit. Pinuhat siya ni Alex, puno ng init ang kanyang puso. Ang pag-save ng kalahati ng kanyang paboritong fried chicken wings para sa kanya ay isang malaking bagay para sa batang babae. Salamat Zoe, pero nakakain na si Uncle ng fried chicken wings ngayon. Bakit wala ka nito sa halip? Sigurado ka ba? Tanong ni Zoe. Siyempre, sagot ni Alex. Well, kakainin ko talaga ito at wala nang matitira. Hindi napigil ang matawa ang mga matatanda sa seryosong kilos ni Zoe. Nagkasalubong ang mga tingin ni na Alex at Waltz. At tahimik niyang binigyan siya ng tingin na nagpapahiwatig na ang bangkay ni Brock ay hinalagaan ng walang sinuman mula sa pamilya Carter ang nakapansin. Sa sandaling ito, sinabi ni Haley Lawson habang nakangiti, Alex, kausap ko lang ang nanay mo tungkol sa pabrika ng paggawa ng freckle cream na pinaplano mong buksan. Nagkataon na mayroon akong planta ng pagmamanupaktura ng mga produkto ng skincare na hindi ginagamit. Ngayon, ikaw na lang muna ang pumalit. Medyo nagulat si Alex. Haley, anong negosyo ba talaga ang pinapatakbo mo? Kabanata 105. Sinagot ni Charles Carter ang tanong sa halip na may ngiti, Haley owns a beauty salon chain. Ilang taon na ang nakalilipas, gusto niyang bumuo ng sarili niyang mga produkto kaya bumili siya ng maliit na manufacturing plant na may R&D center para matupad ang kanyang mga ambisyon. Sabi nga, hanggang ngayon ay wala pa rin kaya matagal na itong natutulog. Sa katunayan, napag-usapan na talaga ni Haley ang bagay na iyon kay Brittany kanina. Kung hindi, hindi na ito binanggit ni Haley ngayon.
Si Brittany ay isa ring mahusay na businesswoman ilang taon na ang nakararaan kaya naiintindihan niya ng mabuti ang mga operasyon ng negosyo. Nakangiting sabi niya, "Alex, after talking to Haley, I think we can work together closely." Ang kanyang beauty salon chain ay nangangailangan ng isang flagship na produkto sa kasalukuyan at ako ay tiwala na magagawa lamang namin ang tamang ultra popular na produkto para sa kanya. Ano ang sobrang sikat na produkto? Isang bagay na hihigit sa benta ng sikat din na freckle cream na ginawa ng Rockefeller Group. Iyon ay sinabi, hindi ibinunyag ni Brittany ang tungkol sa kanilang mga plano. Pagkatapos ng lahat, tanging ang kanyang anak na lalaki at ang kanyang sarili ay madaling maunawaan ang ilang mga bagay at masyadong maaga upang isapubliko ang mga ito. Matatagpuan ang pasilidad ng produksyon ni Haley sa Michigan. Tinagtagal, nagpatuloy ang mga Carters na iwan sina Alex at Brittany sa isang pribadong talakayan. Sandaling lumipad ang tingin ni Brittany sa pintuan habang nagsasalita sa mahinang boses, "So, sino ang babaeng iyon sa labas? Isang taong nakasayaw mo habang umiinom ka sa labas." Kanina siya ay pinatalsik ni Brock ngunit inilipat lamang ni Alex sa isang silid. Pagkatapos ay nagising siya na may nakitang hindi pamilyar na dilag sa tabi niya na nagsabing siya ang sariling alipin ni Alex. Si Sweet. Ito ay lubos na nakakatakot para kay Brittany gayunpaman habang iniisip niya, bedwarming servant. Anong dekada siya nakatira? Igit sa lahat, para saan siya nandito? Pag-isipan mong mabuti, hindi ba't manliligaw lang siya? Si Alex ay isang lalaking may asawa at ang kanyang asawa ay nandito noon. Hindi maganda ang katapusan kung malalaman niya ang nangyari dito. Nagmamadaling paliwanag ni Alex, "Matt, nagkakamali ka. Siya lang ang junior ko sa martial arts. Oo, medyo pilyo siya minsan. Kanina pa pinag-isipan ni Alex ang bagay na iyon." Ang pagkakakilanlan ni Lord Lex Gunther ay medyo komplikado at siya ay karaniwang ipinapalagay na isang masamang tao o isang pinuno ng isang underground gang. Ayaw ni Brittany na masangkot ang kanyang anak sa anumang paraan. Dagdag pa, kailangan ni Alex ng angkop na dahilan para ipaliwanag ang pinagmula ng kanyang kapangyarihan na biglang lumitaw. "Junior, kailan ka nagsimulang mag-aral ng martial arts? Noong koma ka pa." Para sa aking Panginoon, ayaw niyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit masasabi kong siya ay isang napakalakas na karakter. With that excuse, sa wakas, hindi na natuloy si Alex sa topic. Pagkatapos, binanggit muli ni Alex ang bagay tungkol kay Brock. Dahil naglakas loob si John na utusan ang kanyang mga tauhan na kidnapin sina Brittany at Alex, baka gawin niya ito muli. Dahil alam niya ang kanyang pagkatao, tiyak na hindi niya basta-basta bibitiwan ang mga kayamanan sa kanyang kamay. 2 buwan ang ibinigay ni Alex para bigyan ng psychological stress si John. Pagdating ng panahon, ito ay mauuwi sa pagdurusa sa isip. Sa halip na sa California. Sa palagay ko, magiging mahusay para sa amin na ilipat ang aming mga pagsisikap sa pananaliksik at pagpapaunlad sa Michigan, kasama ang pasilidad ng produksyon ni Haley doon. Ang Rockefellers ay may mahusay na impluensya at isang network ng mga kontak dito sa California, hindi magtatagal hanggang sa malaman nila kung ano ang ginagawa natin. Magbabalik kami kapag na-i-launch na ang aming produkto. Matapos marinig ang kanyang mga salita, tumanggo si Brittany dahil ganoon din ang kanyang nararamdaman. Sa pamamagitan nito, nakipagsabuatan si Alex kay Waltz Floor upang matiyak na sila ay nasa parehong pahina. "Ako ang iyong junior, ha?" Natuwa si Waltz. "Kung gayon, ito ba ay isang tagapaglingkod sa kama o junior? Maaari kayong maging junior at bedwarming servant ng sabay. Kung gayon, maaari mo bang ituro sa akin ang ilan sa iyong mga galaw, senior?" Crap, hindi man lang alam ni Alex ang martial arts. Ang tanging mayroon siya ay ang force bilang kanyang mga pangunahing kaalaman, habang ang iba ay sa mga medical na sining. Sa mga tuntunin ng martial arts, hindi siya tugma kay Waltz. Nang makita ang hindi pagkilos ni Alex, nagngangalit si Waltz ng kanyang mga ngipin. Matapos itaas ang kanyang mga paa at sumandal sa kondongga nito, sinabi niya habang marahang naiyuyugyog ang kanyang katawan, "Senior, senior, pwede mo ba akong turuan?" Kinilabutan si Alex sa mga kinikilos niya. Kabanata 106. Tumingin siya ng diretso.
Ngunit ang kanyang tingin ay nahulog sa ilalim ng leeg ni Waltz at sa sandaling iyon ay naramdaman niya na parang sinalubong siya ng isang kahangahangang tanawin mula sa isang napakataas na lugar. Kahit na ang kanyang isip ay humindi sa buong oras, ang kanyang katawan ay mas tapat. Biglang nilagay ang mga kamay nito sa bewang niya. Hindi sa tumanggi akong turuan ka, sadyang ang iyong mga pangunahing kaalaman ay masyadong kakilakilabot. Nalilito si Alex sa mabilis na paghinga at hindi makapag-isip ng maayos. Oh talaga? Ano ang dapat kong gawin pagkatapos? Senior, tungkol sa chakra pill na binanggit mo dati, ano ito? Muli niyang niyugyog ang kanyang katawan at nagsalita sa malandi na boses. Well, ang chakra pill ay... Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay may narinig siyang ubo mula sa hagdan. Si Brittany, na matagal nang nakatayo sa may hagdanan, ang tumingin sa kanila na may pagtataka at awkward na ekspresyon habang palihim na iniisip, Brad, siya ang junior mo sa martial arts. Hindi ba siya ay isang junior na nagpapainit sa kama? Nagmamadaling itinulak ni Alex si Waltz palayo sa gulat at sinabing, Ma, iyan. Nakipag-dinner appointment ako kay Dorothy. Kailangan ko nang umalis ngayon. Well, kakabili ko lang ng takeaways on the way back. Maaari mo silang dalawa sa hapunan ngayong gabi. With that, mabilis siyang nakatakas sa villa. Pagkalabas ng villa, sa kanya lang napagtanto na hindi pala siya ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Nag-aatubili na bumalik sa takot na baka magalit siya ng kanyang ina kaya pumara si Alex ng taxi. Samantala, medyo naiinis siya sa mahina niyang desisyon. Ako ba ay isang jerk na hindi marunong tumanggi sa pag-usad ng iba? Ngunit, hindi ba medyo agresibo si Waltz? Gayunpaman, hindi niya kailanman naisip ang sandaling tinulungan niya si Waltz na makamit ang agarang pag-unlad sa kanyang kapangyarihan na pagbasahan niya na maging kanyang tagapaglingkod sa kama. Kung tutuusin, ang kanyang mga kakayahan ay kamangha-mangha at nakatutokso sa mga manlalaban. At tiyak na magdudulot sila ng malaking kaguluhan kung ang mga paglilinang na iyon ay ipakikilala sa larangan ng martial arts. Pagdating ng panahon, hindi lamang mga magagandang babae ang darating na yumakap sa kanyang mga kamay, kundi kusang loob pa nilang dalhin ang kanyang mga anak. Nagkita sina Alex at Dorothy sa entrance ng restaurant. Bago sila makapasok sa restaurant, nakatanggap si Dorothy ng emergency call mula kay Claire. Dorothy, ang Rockefeller ba ay kasalukuyang kasama mo? Galit sa tono ng boses niya, sumagot si Dorothy, Nay, ano po sa inyo? Si Alex ang manugang mo, huwag mo lang siyang tawaging Rockefeller. Manugang. Wala akong ganoong manugang. Sasaktan ba ng aking manugang ang aking anak na babae? Hindi ba ako nagsasawa na mabuhay para sa pagkakaroon ng ganoong manugang? Kailangan ninyong makauwi ngayon para maparusahan ko siya. Kung hindi, huwag mo na akong tawaging nanay. Si Sweet. Galit na galit si Claire dahil halatang alam niyang si Beatrice ang natama ni Alex. Igit pa rito, alam niya si Beatrice, pinalaki niya ang buong pangyayari. Habang tinapos ni Dorothy ang tawag, naramdaman niya ang pagpintig ng ulo. Narinig ni Alex ang lahat ng usapan kanina, kaya sinabi niya, okay lang, let us go. Kumingi ng tawad sa kanya si Dorothy. Tinulungan mo lang akong kunin ang subsidiary na kumpanya sa City South. Akala ko mas gagamutan ka ni Mama pero may sinabi siguro ang ate mo. Okay lang, ano pa ba ang magagawa nila? Napagpasyahan ni Alex na kailangang matutunan ni Beatrice ang kanyang aralin, kung hindi, sasamantalahin niya ang mga ito at hindi sila mapakali sa hinaharap. Kung nalaman man niyang gumawa siya ng kalokohan sa pagkakataong ito, kailangan niyang mag-isip ng paraan para pigilan siya. Pumasok sila sa BMW M8 at pinaandar ni Dorothy ang sasakyan na binigay ni Alex. Gayunpaman, pagpasok niya sa kotse, lumapit siya at sinipsip ang damit nito. Tanong niya nang biglang lumungkot ang ekspresyon niya, amoy ko ang pabango sa katawan mo, kasama mo ba si Dr. Coney? Kabanata 107. Ang amoy ng pabango. Sandaling gamulong ang isip ni Alex at muntik nang mailabas ang pusa sa bag. Hindi niya maaaring sabihin kay Dorothy na nakaupo lang si Walt sa kanyang kondongen at pinag-uuga ang kanyang katawan ng paulit-ulit, pinapasok siya ng pabango ng kanyang pabango. Nakakapag-isip pa siya ng maayos kaya nagmadali siyang nagpaliwanag, syempre hindi ko pa nakikita si Dr. Coney ngayon.
Tungkol naman sa pabango. Naalala ko na ngayon. Kay Hailey yun, niyakap ko lang. Bago siya matapos magsalita, napabulala si Beatrice, niyakap mo si Hailey. Agad namang itinama ni Alex ang kanyang sinabi. Patapusin ko na ang pagsasalita. Niyakap ko ang anak ni Hailey, si Zoe. Mayroon din siyang pabango ng kanyang ina. Ganun ba? Of course, bakit hindi mo siya tanungin sa sarili mo? No, may tiwala ako sa'yo. Si Siwit. Mabilis na hinawakan ni Alex ang kanyang maselang mga kamay at sinabing, Dorothy, I am so happy that you are so concerned for me, alam mo ba iyon? Sa panahong ito, akala ko hindi mo na ako mahal at halos gusto ko ng mamatay. Hindi tumanggi si Dorothy sa kanyang mga pasulong ngunit sa halip ay tumingin sa kanya ng magiliw. We are husband and wife at hinding-hindi ako mahuhulog sa iba. Unless may mahal kang iba. Dahan-dahang nilapit ni Alex ang labi niya sa labi niya at hinalikan siya. Siyempre, hindi yun ang kanilang unang halik dahil matagal nang nawala ang kanilang unang halik. Gayunpaman, sa sandaling magdampi ang kanilang mga labi, isang surge of ecstatic shock kung saan matagal nang naramdaman ang bomb alot sa kanilang dalawa. Habang binabalak ni Alex na itaas ang kanyang mga kamay, biglang tumunog ang telepono ni Dorothy na parang hinihimok siyang sagutin. Parehong hindi napigilan ng dalawa ang magkahiwalay. Sa isang sulyap, ito ay isang tawag mula kay Claire na humihiling sa kanila na umuwi sa lalong madaling panahon. Nag-aatubili, pinaandar ni Alex ang sasakyan at tinungo ang Asexbilia. Gayunpaman, kahit na si Claire ay aabuso sa kanya sa ibang pagkakataon. Ito ay naging pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin habang inaalala niya ang mapuusok na halik pagkatapos ng 10 buwan, ilang sandali lamang ang nakalipas. Kailangan lang niyang makita siya bilang isang taong nabaliw. Smack! Kailanman ay hindi inaasahan ni Alex na si Claire ang sumugod sa kanya at sinampal siya sa mukha ng aalisin na sana niya ang mga takong ni Dorothy, walang bantay, pagkapasok sa bahay. Galit na galit niyang binitukan, basura. Walang utang na loob na brat. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko, papatayin kita ngayon. Sumigaw si Dorothy, Nay, bakit mo siya sinaktan? Sigaw ni Claire, ano naman ha? Gusto ko ring patayin ang basurang ito. Itong basura, sino siya? Paano niya paulit-ulit na sasampalin si Beatrice? Kung siya ay talagang kaya pumunta sa ibang tao o Lord Lex Gunther? Ano ang magandang patulan sa mga babae? Basura lang ang gagawa nun. Estudyante lang si Beatrice at kapatid mo rin. Isang brute lang na tulad niya ang gagawa ng ganyan. Ang mga mata ni Alex ay kumikinang at ipapalipad na sana niya ang kanyang kamay kay Claire ngunit nagpigil siya ng may matinding paghahangad. Tutal, biyanan niya iyon. Si Siwit. Nagalit si Dorothy nang makita niya si Beatrice na nakaupo sa sopa at kumakain ng ubas na tila nagagalak sa kanilang kasawian. Agad niyang binitukan, alam mo ba ang ginawa ni Beatrice, Mom? Karapat dapat siya. Sasampalin ko sana siya ng hindi ginawa ni Alex. Naglakas loob siyang solsolon si Felix Shepard na mag-propose sa akin sa kumpanya ko. Ako ay isang babaeng may asawa, naisip ba niya ang aking nararamdaman? Bahagi ba siya ng pamilyang ito? Gayunpaman, sinabi ni Claire, alam ko ito, ano ang tungkol dito? Ako ang may ideya. Sasampalin mo rin ba ako? Hindi ko maintindihan kung ano ang maganda sa basurang ito. Walang kinabukasan para sa inyong dalawa, sinasayang mo lang ang iyong kabataan at buhay. Hindi siya mabuti para sa iyo. Si Felix ay mas mahusay sa maraming paraan, dagdag pa, siya ang batang direktor ng Pegasus International na may bilyon-bilyong halaga ng mga kayamanan. Maaari kang magkaroon ng anumang gusto mo sa hinaharap at may pagkakataon ka pa ring magbago ng isip dahil hindi ka pa natulog sa basurang ito. Tama na. Naiinis talaga si Dorothy. Mom, ano ang tingin mo sa akin? Mga bagay na naghihintay na ibenta. Huwag mong kalilimutan, sa tulong lamang ni Alex, may secure ko lang ang subsidiary na kumpanya sa City South kasama ang lahat ng shares nito. Kung wala siya, wala tayong nabubuhay kundi hangin ngayon. Kabanata 108. Malamig na umuso si Claire at ibinato ang masamang tingin kay Alex. E ano ngayon? Isang beses lang itong pabor.
Higit pa rito, pinaghihinalaan ko na si Charles Carter ng Whelan Realty ay pumirma ng kontrata dahil lamang siya ay naaakit sa iyong kagandahan. Tapos gusto mo siyang bigyan ng credit para mabago ko ang ugali ko sa kanya, tama ba? Oh my God! Nawala ng pagsasalita si Dorothy. Napagtanto na hindi na niya kayang makipag-usap kay Claire, hinaila niya ang kamay ni Alex at sinabing, pumunta ka na sa kwarto ko. Tumigil ka. Anong qualification ba ang kailangan niya para makapasok sa kwarto mo? Sigaw ni Claire. Dahil siya ang aking legal na kasal. Hindi ako papayag. Isang tao lang ang makakatapak sa iyong silid, iyon ay si Felix Shepherd ng Pegasus International. Ngayon, nakilala ko lang siya bilang manugang ko. Haha, tawa ni Alex na walang pakialam habang nakatingin kay Claire ng mahinahon. Akala niya ay mababago niya ang kanyang saloobin pagkatapos ng lahat ng nagawa niya para sa pamilyang Asex. Gayunpaman, ang kanyang mapagmataas na mukha at ang mga pang-iinsulto na ibinato niya ay mas malala pa. Na para bang ipinapakita niya ang kanyang tunay na kulay sa isang showdown. Habang iniisip niya ito, hindi niya ito matatanggap kahit gaano pa niya ito subukan o humanga sa kanyang mga nagawa. Kung gayon, bakit kailangan niyang magsikap na makuha ang kanyang pag-aproba? Matapos marinig ang kanyang mga salita, namutla ang mukha ni Dorothy habang namumuho ang galit sa kanyang kalooban. Paano nasabi ng isang ina ang ganoong salita? Paano niya haharapin ang kanyang asawa sa hinaharap? Mabuti, inawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Alex. Hindi na ako babalik sa kwarto ko, okay? Mula ngayon lilipat na ako at matutulog ako kasama si Alex ngayong gabi, sa iisang kama, sa iisang silid, at gagawin ang mga bagay na dapat nating gawin 10 buwan na ang nakalipas. Si Dorothy ay isang babaeng may matibay na determinasyon din. Kung hindi niya sinasaksak ng kutsilyo ang kanyang dibdib sa araw ng kasal na iyon. Ikaw, how dare you? Bakit ayaw ko? Sa sandaling iyon, may human kong sasakyan sa tapat mismo ng pasukan ng manor. Lumabas sa kotse ang isang bata at maayos na bihis na ginuot siya si Felix, ang batang direktor ng Pegasus International. Nang makita niya si Felix ay dali-dali siyang lumabas ng walang sapin ang paa upang salubungin ito, na para bang ngayon lang niya nakita ang kanyang mahal na kasintahan. Kanina ay puno ng galit ang kanyang mukha, agad siyang nagsuot ng malumanay at mainit na ekspresyon at sinabing, "Nako, ikaw pala Mr. Shepherd. Ano ang nagdala sa iyo rito? Alam kong ilang araw na lang ang nakalipas pero namiss ka ni Dorothy at patuloy siyang nagsasalita sa tenga ko tungkol sa iyo." Nagdilim ang ekspresyon ni Dorothy nang marinig ang pahayag ng kanyang ina. Si Beatrice naman ay lumabas na tumetalon nang marinig ang mga boses mula sa labas. "Tingnan mo kung sino ito, mahal kong bayaw. Tinatawagan kita, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Akala ko may nangyari na sayo. Pasok, pasok. Pagtitimpla ako ng tsaa para sa iyo." Tumingin si Alex kay Felix na papalapit na may walang pakialam na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na si Felix pagkatapos ng nangyari ay maglalakas loob na lumapit at guluhin ang kanyang asawa. Hindi ba talaga siya natatakot sa kamatayan? Gayunpaman, kakaiba ang kanyang naramdaman dahil hindi niya maintindihan kung bakit may sanga si Felix sa kanyang likod. Tanong ni Claire, "Mr. Pastol, bakit may sanga ka sa likod? Bilisan mo, tanggalin ko. Napakadumi nito." Si Felix ay tumabi kay Claire at sa halip ay tumakbo papunta kay Alex. Lumuhod siya sa lupa ng malakas at sinabing, "Rock. Mr. Rockefeller, naparito ako para humingi ng tawad." "Ano?" Tinakpe ni Claire ang kanyang bibig sa pagkataranta, hindi maintindihan ang nangyari. Kabanata 109. Natagpuan ito ni Claire na nakatutuwa at lubos na hindi kapanipaniwala. Sa isang panig ay isang mayamang tagapagmana pati na rin ang batang direktor ng isang kumpanya na may netong halaga ng 10-10 bilyong kapalaran. Habang sa kabilang panig ay isang walang kwentang basura na kailangang mabuhay sa pera ng kanyang asawa para mabuhay. Makatwiran, hindi ba dapat ang basura ang lumuhod sa mayamang tagapagmana para humingi ng tawad? Paano ito naging baligtad? Ano na lang ang ginawa ni Alex? Si Beatrice na kalalabas lang ng mansyon ay nakita ang eksena at agad na sumigaw, "Magaling kong bayaw, bakit ka nakaluhod? Anong kwalipikasyon mayroon ang basurang ito para mapaluhod ka?"
Tumayo ka dali. Pinilit ka ba ng Rockefeller na gawin ito? Huwag kang mag-alala, palagi kaming nasa likod ng aking ina. Matapos marinig kung paano siya hinarap ni Beatrice, natakot si Felix na walang kabuluhan habang ang kanyang puso ay tumibok ng husto. Kanina pa umalis sina Felix at Edgar. Pagka-uwi, saka lang napabuntong hininga si Edgar at ikinwento sa kanya ang nangyari sa Urasawa restaurant at pati na rin ang impormasyong nakuha sa phone conversation nina Lord Lex Gunter at Alex. Talagang nakakatakot. Nasa kanila ang lahat ng dahilan upang maniwala na ang isang pahiwatig mula kay Alex ang kailangan lang ni Lord Lex para durugan ang parehong Pegasus International at ang pamilyang Shepherd sa magdama. G. Sa pamamagitan ng natipo na puwersa ng Thousand Miles Conglomerate. Ito ay hindi isang pagmamalabas sa lahat. Kaya naman, ang takot ni Felix kay Alex ngayon ay tumaas sa sukdulan nito. Habang nag-iisip siya, lalo siyang natakot at nababalisa, kaya dapat niyang ipahayag kaagad ang kanyang paninindigan sa bagay na iyon, at magsisi, na humingi ng tawad kay Alex. Napansin niya tuloy na walang ibang tinitignan si Alex kay Beatrice kundi ang pagkasuklam at panghahamak. Agad na tumayo, sinampal ni Felix si Beatrice sa mukha at umungol, manahimik ka. Hindi ako ang iyong bayaw, ngunit si Mr. Rockefeller ay. Ang ginawa mo lang, hindi lang siya ininsulto kundi pati ang ate mo. Isang pagpapala na maaaring maging bayaw mo si Mr. Rockefeller. Pinabalaan kita, huwag lumampas sa linya. Ano? Natigilan si Beatrice. Hindi niya mawari ang nangyari habang tinatakpan niya ang kanyang mukha. Ano ang nangyari sa lalaking gustong-gusto ang kanyang kapatid na naubos niya ang lahat at binigyan siya ng mga pabor para lamang makapulot ng karagdagang impormasyon mula sa kanya? Paano ito naging ganito? Si Claire, na nabigla rin, ay nagsabi, Mr. Pastol, ano ang nangyayari? Akala ko gusto mo ang aming Dorothy at gusto mo siyang pakasalan ng husto. Si Sweet, bakit ang bigla ang pagbabago ng puso? Pinilit ka ba ng basurang ito na gawin ito? Anong ginawa niya sa'yo? Nasa likod kita, huwag kang mag-alala. Ginoo, Rockefeller. Sisigot pa lang sana si Felix pero nagsalita si Alex habang nakatingin sa kanya na may mahinang ngiti. Felix, some things are not meant to be said. Nasa lalamunan niya ang puso ni Felix. Agad niyang naalala ang babala ni Alex na huwag ihayag ang relasyon nila ni Lord Lex. Kaya agad siyang lumuhod at sinabing, Mr. Rockefeller, umuwi ako at pinag-isipan ang mga bagay-bagay. Ito ay ang aking mga pagkakamali. M.S. Asex narito si Mr. Ang legal na asawa ni Rockefeller, ako ay dapat mag-alay ng aking basbas. Paano ako magkakaroon ng mapangahas na pag-iisip tungkol sa kanya? Tao ba ako? Tubos akong nahihiya sa aking ginawa kaya kailangan kong pumunta at humingi ng tawad sa iyo. Magsisisi ako at magiging mabuting tao na positibong nag-aambag sa lipunan. Tanong ni Alex na may kakaibang ekspresyon talaga. Definitely. Hinding-hindi ako magsisinungaling kay Mr. Rockefeller. Kasabay nito, hinubad ni Felix ang kanyang sando at magalang na iniabot kay Alex ang sanga na daladala niya sa kanyang likuran. Ginoo. Rockefeller, mangyaring hampasin ako nito. Ako ang may kasalanan dito. Hampasin mo ako nang sa gayon ay tumatak ito sa aking isipan at nagsisilbing paalala na huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. Napatulala ang lahat pati si Dorothy at naisip kong nabaliw si Felix matapos tamaan sa ulo. Si Alex lang ang nakakaalam ng dahilan. Kaya kinuha niya ang sanga at tumango dahil hiniling mo ito, ibibigay ko ito sa iyo. Smack! Kabanata 110. Smack! Smack! Hindi nagbagon si Alex kay Felix at pinalo siya ng tatlong mabibigat na litigo sa kanyang likod. Tatlong sugat kaagad ang lumabas sa likod ni Felix at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa ilang sugat. Pagkatapos itinapo ni Alex ang sanga at sinabing, bumangon ka, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Mga salita ng pasasalamat ang lumabas sa bibig ni Felix nang tumayo siya. Naglabas pa siya ng maliit na gift box at inabot kay Alex. Ginoo, Rockefeller, maraming salamat sa tatlong lashes. Lagi kong tatandaan ang iyong mga turo. Narito ang isang munting regalo para sa iyo bilang tanda ng pagpapahalaga. Ginoo, Rockefeller, pasensya na sa abala at aalis na ako.
Naway mabuhay kayong dalawa ng mahaba at masayang buhay na magkasama. Matapos ibigay ang gift box kay Alex, tumalikod na ito at umalis. Sa pagtingin sa nawawalang silwete ni Felix, lihim na naisip ni Alex siya ay isang matalinong tao kung tutuusin. Bueno, mabuti para sa kanya, iiwan ko muna ang mga pastol sa ngayon. Wala nang makita si Felix ngunit nasa estado pa rin ang pagkalito sina Claire at Beatrice. Maging si Dorothy ay hindi napigil ang magtanong anong meron sa lalaking iyon, Alex. Hindi ko maintindihan. Nakangiting sabi ni Alex, anong hindi mo maintindihan? Bueno, nakausap ko siya noong isang araw at tinuruan siya tungkol sa pilosopiya, moralidad, at etika ng buhay. Pagkatapos ng lahat siya ay isang magaspang na brilyante na nangangailangan ng pagpipino. Kagad pagkatapos makinig sa aking mga lektura, natanto niya ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng tawad. Inilibot ni Beatrice ang kanyang mga mata as if maniniwala siya. Tinuro ni Beatrice si Alex at napabulalas siya nga. Tiyak na gumamit siya ng ilang dirty tricks para pilitin si bro. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang binigyan siya ni Alex ng masamang tingin. Beatrice, sa sex, mas maganda ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Alex sa malamig na boses. Sa sandaling iyon, naalala ni Beatrice ang sampal kanina. Napagtanto na ang sitwasyon ay hindi maganda para sa kanya, na parang walang kapangyarihan ang kanyang ina na protektahan siya, nagmadali siyang tumakbo sa kanyang silid at nagkulong. Samantala, si Claire, na tila labis na nabalisa, ay umupo sa sahig at humagulgol, "Henry, ano ang ginawa ko upang maging karapat-dapat sa buhay na ito? Bakit kailangan kong magdusa ng ganitong pahirap? Nagkamali ba ako? Gusto ko lang ng mas magandang buhay para sa aming pamilya at sa aming anak na babae." "Hay nako, meron kaming walang kwentang manugang nawala ni isang piso sa aming pamilya kundi nabubuhay lang sa pamilya. Sa wakas, may isang mayamang manugang mula sa mga pastol ngunit ginulo lang ng basurang ito ang lahat. Ayaw ko sa basurang ito." Galit na galit si Alex na nakikinig sa kanyang mga rants. Maging si Dorothy ay nawala ng masabi dahil ganoon ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa kanyang yumaong ama. Galit na galit, kinuha ni Alex ang cheque na ibinigay sa kanya ni Edgar at inihampas ito sa mesa. "Gusto mo ng pera, tama. Narito ang 20 milyong dolyar para sa iyo. Igit pa rito, papatunayan ko sa iyo na pinili ng iyong anak ang tamang lalaki. Gagawin ko siyang pinakamayamang babae sa California sa loob ng isang taon. Aalis na ako ngayon. Dorothy, magpahinga ka na." Sa wakas ay bumalik si Claire sa kanyang katinoan pagkaraan ng pag-alis ni Alex. Tiningnan niya ang cheque ng may kumikinang na mga mata at sinabing, "20 million dollars, totoo ba ito o peke?" "Ito ay dapat. Peke, tama. Paano magkakaroon ng napakaraming pera ang basurang iyon?" Ininspeksyon ng mabuti ni Dorothy ang cheque at agad na kumunot ang noo habang ang cheque ay isinulat ng Pegasus International. May pumasok sa isip niya nang sabihin niyang, "Nay, hindi namin makukuha ang perang ito." Inagaw ni Claire ang cheque at hinawakan ito ng mahigpit. "Sisiwit. Sino may sabi? Wala akong pakialam kung saan ang gagaling ang pera. Simula nung binigay niya sa akin, akin na. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera. Kung totoo, yayaman ako. Pupunta ako sa bangko ngayon. Ngayon ay gabi na at sarado na ang bangko. Sana dumating ang madaling araw." Hindi pinagsisihan ni Alex ang pagbibigay ng cheque. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay hindi kanya sa simula. Hanggat pipigilan nito si Claire at gagawing mabuti ang pakikitungo nito sa kanya sa hinaharap, iyon lang ang mahalaga. Dagdag pa, ang kanyang pangako na gawin si Dorothy ang pinakamayamang babae sa California ay hindi lamang isang walang laman na pangako. Sa tulong ng The Ultimate Book of Medicine, kahit na hindi niya magamit ang kayamanan ng Thousand Miles Conglomerate, nagkaroon siya ng kumpiyansa na makamit ito. Gabi na nang makarating siya sa bahay pagkatapos niyang maghapunan sa ibang lugar. Tulog ang kanyang ina. Pumalik siya sa kwarto niya. Gayunpaman, pagkatapos buksan ang mga ilaw sa kanyang silid, halos mabigla siya sa kamatayan habang ang isang napakagandang dilag ay nakahiga sa kanyang kama. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.